Hello, teacher. Ipagpatuloy natin ngayon kung ano ang ating nasimulang diskusyon kanina. Tinalakay natin kanina kung ano yung mga mangyari noong bago dumating ang mga Kastila at nang dumating sila dito sa Pilipinas, kung ano yung mga pagbabagong naganap sa ating panitikan. Ngayon naman, talakayin natin kung ano yung mga pagbabago noong dumating yung mga Amerikano matapos nilang matapos yung pagsakop ng mga Kastila, eh, syempre dumating yung mga Amerikano dito sa atin. So, sa panahon ng mga Amerikano, dumami ang mga limbag na panitikan dahil nagkaroon ng kalayaan sa pamamahayag. So, thankfully, nang dahil sa mga Americans, binigyang laya ng mga Amerikano ang mga Pilipinong manunulat upang magsulat ng kanilang mga akda. So, mas naging free sila. Nagkaroon din ng kalayaan sa pagtatag ng mga samahang pampanitikan. Okay? So, meron na silang mga grupo-grupo, lipon-lipon, at saka naging malaya sa paksa. Unlike nung panahon ng Kastila, yung paksa is more on religious aspect. Ngayon, noong panahon ng mga Amerikano naman, naging malaya yung paksa. So, yung paksa pwede nang maging sa politika, kalikasan, kahirapan, pakikibaka, at iba pa. Okay? So, yan yung mga naging pagbabago ng panitikan sa panahon ng mga Amerikano. Kasunod nito ay itong panahon ng Aklatang Bayan. Ang range nitong panahon ng Aklatang Bayan is from 1900s to 1921. So, ano yung nangyari dito? Bakit ito tinawag itong panahon ng Aklatang Bayan? Okay? So, naging tanyag sa panahong ito ang anyong panitikang pasingaw at dagli dahil sa taglay nitong katangian na madaling isulat at may malalim na kahulugan. Ito siya. Ito yung mga uri ng mga sulatin na nailathala noong panahon ng Aklatang Bayan. Mga short stories ito siya. Okay, mga short stories itong panahon ng Aklatang Bayan. Ito yung umusbong. Okay? Ito naman yung mga tanyag na manunulat sa panahon ng Aklatang Bayan. Pinakauna is si Jose Corazon de Jesus. Si Huseng Batute ata to. Then si Lope K. Santos, siya yung ama ng balarilang Pilipino or yung abakada. Abakada na ano. And di siya baybayin pero katong bag-o na siya na ano na alphabet sa ato nga ginagamit ato karon. So the father of or ang ama ng balarilang Pilipino ay si Lope K. Santos. Next ay sumikat din si Pedro Gatmaitan, at saka si Enigo Ed Regalado, si Florentino Colliantes, at Julian Cruz Balmaceda. So, ilan lang ito sila actually sa mga ano, pero sila yung pinakataniyag na manunulat sa panahon ng Aklatang Bayan. So, okay, next is mga piling panitikang umusbong sa panahon ng Aklatang Bayan. Ano yung mga umusbong? So, first is yung mga nobela. Okay, so inilalahad sa nobela o katambuhay ang kawili-wili na pangyayari sa buhay ng mga katauhan. At yung pangalawa naman na panitika na umusbong is yung tinatawag nating ang dula at dulaan, mga plays, short plays. Okay, so dalawang uri ng paghihimagsik na ipinamalas ng mga manunulat sa kanilang mga sinulat. It could be about their stories, actually, yung mga stories sa mga plays, different yung range niya. It could be love story or pwede din siya mga about sa politics or yung mga paghihimagsikan. Okay? So, sino yung mga manunulat ng mga dula, mga plays? So, sino yung mga sumikat? So, ito ay sina Severino Reyes, si Patricio Mariano. Ito sila lahat ito, may mga pen names sila, no? Ito si Balagtasan, si Francisco Balagtas. Ito yung pen name ni Francisco Balagtas, Balagtasan. Then si Balitaw, I'm not familiar with this one, pero i-research natin ito. Try nyo i-research kung sino si Balitaw. Next, si Batutian or Huseng Batute. Yan nga, sabi ko kanina si Jose Corazon de Jesus, di ba? Si Bocanegan, yung full real name ni Bocanegan is Pedro Bucaneg. So, kumbaga,
si Francisco Balagtas, siya yung balagtasan sa Tagalog, tapos si Pedro Bucaneg, siya yung balagtas, nagpauso ng balagtasan sa mga Ilocano, okay? Next is si Crisotan. Anong pangalan ni Crisotan? Basta Soto. Soto yung apelyedo ni Crisostomo Soto. May something ganun yung pangalan niya. So, sila yung mga famous writers ng mga short plays noong panahon ng Aklatang Bayan. Okay? Next is Panahon ng Ilaw at Panitik. So, ang panahon at ilaw ng panitik ay nagsimula sa paglitaw ng magazine. Yung magazine, yung title niya or pangalan ng magazine ay Liwayway. Okay, kailan na-publish itong magazine Liwayway? Noong na year 1922. Okay, so ito ay nakilala mula sa tawag na photo news noong mga unang taon nito. Photo news kasi more on pictures siya kasi nga magazine. So ito yung again magazine Liwayway, ito yung nalathala noong panahon ng ilaw at panitik. So ano yung mga sikat na panitikan sa panahon ng ilaw at panitik? Ito yung mga tula, still tula, nobela, dula at maikling katha. Okay, so sino yung mga makata? Yung mga tagasulat ng mga akda noong panahon sa para sa magazine panahon ng Ilaw at Panitik, specifically sa magazine Liwayway, ito ay sina Amado V. Hernandez, Julian Cruz Balmaseda, Ildefonso Santos at Alejandro Abadilla. Okay? Ngayon naman, dumako tayo noong panahon na sinakop tayo ng mga Hapones. Okay, so panahon ng Hapon, okay, pinatigil ang pagsulat ng wikang Ingles. Kasi nga, di ba, una is Kastila, sinunda ng mga Amerikano. Ngayon naman, panahon ng Hapon. Okay, so noong panahon ng Hapon, pinatigil ang pagsulat ng wikang Ingles. Kaya naman, sumigla ang mga manunulat sa Tagalog. Okay? Mas thankful tayo dito ngayon sa panahon ng mga Hapon. Kasi nga, naging way ito siya para mas sumikat yung mga manunulat nating mga manunulat na Pilipino. Kasi nga, di ba, at mas naiintindihan ito ng iba pang kapwa natin Pilipino. Ipinaloob sa maraming akda ang pagmamahal sa bayan. Okay? Ito yung parang legacy din sa atin ng mga Hapones. Okay? So, ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ang panitikan ang tinaguriang what? Pinakamahalagang, kumbaga, panahon ito sa panitikan. Kasi nga, tinagurian itong gintong panahon ng panitikang Pilipino. Okay, nangyari yan sa panahon ng Hapon. Next is yung pinakamalaki din, ang contribution din ng mga Hapones dito sa panitikan ng Pilipinas, itong paglaganap na tinatawag nating haiku. Ito yung tula na binubuo lamang ng 17 or 17 pantig or syllables. Okay, so yung ang first line niya is meron lamang 5 syllables, then second line is 7 syllables, and third line is 5 syllables. So 5, 7, 5. Again, pag haiku again, diba, pagdaanan natin ito noong elementary at saka high school tayo, and even college, yung haiku is 5, 7, 5 yung measure. So ito yung sample ng isang haiku, yung pamagat ay piliin. Okay? Ang payo ko lang makipagkaibigan sa maiinam. Okay? Bilangin natin, ang payo ko lang makipagkaibigan sa maiinam. Okay? So that's haiku. Next is yung tinatawag nating tanaga. Okay, binuhay ng Makatang si Ildefonso Santos. Alam niyo na, alala niyo pa ang pangalan ito. Ito siya, isa siya sa mga sumikat noong panahon ng isa siya sa mga manunulat sa Bukang Liwayway. Okay? So ito ay maikliring katulad ng haiku, ngunit ito ay may sukat at tugma at ang bawat taludod ay may 7 pantig. Okay, meron siyang rhyme every line mayroon syllable na 7. 7 syllables at saka every end ng line is rhyme siya. Okay, so sample ng tanaga, ito pamagat nito ay tag-init, isinulat ni Ildefonso Santos. Alipatong lumapag
sa lupa nagkabitak, sa kahoy na lugayak, sa puso naglagablab. Okay, so that's an example of the naga. Again, mayroon siyang lines, depende kung ilang lines, as long as 7 syllables at mayroong rhyme. Ito siya, nag-rhyme, nagkabitak at nalugayak. Okay? So, ano yung, sino yung mga sumikat na manunulat sa panahon ng Hapones? Pinakauna dito is si Leywayway Arceo. Yung sinulat niya is yung Uhaw ang Tigang na Lupa. Na-encounter ko ito siya noong high school ako. Next is si Francisco Rodrigo. Ano yung sinulat niya? Sa Pula sa Puti. Okay, anong pumapasok sa isipan natin kapag sa pula sa puti? Parang sabong ata. And next is si Jose Maria Hernandez. Panday Pira, ito yung title ng sinulat niya. And si Clodoaldo del Mundo, yung title ng sinulat niya is Bulag. Okay? So, wag na tayong assessment para sa lesson na ito. Just review kasi kasama ito siya sa exam. Okay? So basically, itong lesson na ito, siya yung end lesson natin para sa module 1 sa EED 4. I hope you've learned something. So let's just go back to the slides. Okay? So ito siya. Ito yung panahong pre-colonial. Tinalakay natin ito kung ano yung mga panitika ng ating mga ninuno, ano yung baybayin. Again, you try writing your name in baybayin. Then ito siya, ano yung mga naka-impluwensya sa atin dito sa Pilipinas, ano yung mga lahing namana natin, or tapos mga panahong kolonyal, ano yung pinamana sa atin ng mga Kastila. Ito, inintroduce yung Roman alphabet, ano yung mga pagbabago na naganap sa panitika nung panahon ng Espanyol, at saka nung dumating yung mga Amerikano, at saka ano yung nangyari sa panahon ng Aklatang Bayan, sino yung mga naging manunulat noon, mga tanyag na manunulat. Ito yung mga sinulat nila. Ito sila mga Ilaw at Panitik. Panahon ng Ilaw at Panitik. Sino yung mga makata sa magasing Liwayway? Panahon ng Hapon. At saka ano yung mga haiku at tanaga. At sino yung mga manunulat sa panahon ng Hapones. Okay? So, I hope you have learned something in this lesson. Thank you so much and God bless.